Itong balita ni Excel Radyo Mandos, Joyce, Adra. Bayanihan laban sa COVID-19. Update. Good morning, Radyo Man Joyce. Yes, kasama nga, Ramsey, nadagdagan pa nga ng panibagong 18 kaso itong COVID-19 sa Pasay City. Matapos nga madagdagan nga ng 18 na confirmed cases, kung saan umaabot na ngayon sa 131 ang kaso ng COVID sa nasabing lungsod mula sa 113. Ang naka-recover naman ay umaabot na sa 19 matapos na madagdagan ng isa mula sa 18. Ang namatay naman o ang bilang ng mga binawian ng buhay dahil sa COVID-19 sa Pasay City ay umakyat na sa 15 matapos na madagdagan ng isa. Samantala, ang suspected cases naman o PUI ay umaabot na sa 35 mula sa 34. At ang probable cause naman o ang probable case naman o ang PUM ay nasa 15 mula sa 21, medyo pumaba ito. At ang naturang mga kaso ay mula sa 11 barangay, mula naman sa kabuuan na 201 barangay sa Pasay City, kasama ng Rats. Okay. So, Radyo Man Dos. Yes, maraming salamat, Radyo Man Joyce. Ingat ka, ha? Yes, likewise sa kasama ng Ramsey. Radyo Man Dos, Joyce Collantes, Adra, Tatak, Armen, DZXL, 558. Susunod na po ang Armen News Nationwide. Tiniyak na ang paipagtulungan sa NTC na payagan po ang telco teams na pumasok sa anong lugar para maayos naman ang internet connections. Para sa detalye, Radyo Man Joyce, Adra. Handang makipagtulungan ang ilang LGU sa apela ng National Telecommunications Commission sa local government units at homeowners association na ikonsidera ang pagpasok ng telecommunications personnel sa kanilang mga nasasakupan para maisaayos ang internet connection sa harap ng pagdami ng mga gumagamit ng internet ngayong nasa enhanced community quarantine period ang Pilipinas. Tiniyak ito ng Pasay City LGU matapos ipaliwanag ni NTC Commissioner Gamaliel Cordoba na mahalaga ang connectivity ngayon para sa mga Pilipino para makabangon sa nagpapatuloy na COVID-19 pandemic. Ngayong nasa 5 linggo na ay sabay naman ang pagdami ng mga negosyo na nagpipilitang pairalin ang work from home arrangement tulad ng business process outsourcing industry na siyang nananatiling sandigan ng ekonomiya ng bansa at pangunahing nagbibigay trabaho sa maraming Pilipino. Ginawa ni Cordoba ang apela matapos makatanggap ng sumbongang NTC mula sa iba't ibang telcos na pinagbabawalan ng mga tao ng LGU na makapasok ang kanilang technical field personnel na nakatoko sa repair work sa kanilang fixed broadband access cabinet sa gated villages dahil sa umiiral na community quarantine. Matatandaan na simula pa lamang na pairalin ang ICQ ay nilinaw na ng Interagency Task Force on COVID-19 pandemic na exempted ang mga tuuhan ng telecommunication companies sa quarantine para matiyak na maayos na tumatakbo ang serbisyo ng mga telco tulad ng voice calls, text at data services. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Joyce Collantes, Adra, Tatak, Armen. Abangan 19 update. Pinanawag pa ng Professional Red Commission ang validity ng lahat ng professional identification card na mag-expire sa kasagsagan ng umiiral na enhanced community. Patay sa anunsyo ng PRC, sakop nito ang mga lugar na may umiiral na ICQ kasama ng Bumbison, mga lugar sa Visayas at Mindanao na may umiiral din na ICQ. Pero paalala ng PRC, sa oras na tapos ng ICQ, ay kailangang magsumite ang mga ito ng kanilang application online para renewal ng PAT sa loob ng 30 araw. Ang mga confirmed renewal appointments ay sa panahon na ang umiiral na ICQ ay agad naman na i-accommodate sa oras na muling nga bumalik ang operasyon ng PRC kapag natapos na ang enhanced community quarantine. Radyo Man Dos, Joyce Collantes, Adra, Tatak, Armen. Bayanihan laban sa COVID-19. DZXL.